highlight without using bleaching powder. Oh my God, totoo ba? Totoo ba, chismis? Well, yung mga gusto magpa-highlights pero ayaw na ayaw magpakulay kasi nga, madadamage yung buhok o magpuputol-putol pagdating ng panahon, di ba? I mean, naman natin o hindi, maganda lang siya sa umpisa pero habang tumatagal, eh, nadadamage yung buhok. Okay, nagpuputol kasi nga bleaching powder. Depende na rin sa pag-aalaga mo. Okay, kung gusto mo magpa-highlights pero ayaw mo magpakulay, itong video ay para sa'yo. Hi mga ka-Diyosa! Welcome back sa akin channel. Bago tayo magsimula, please don't forget to subscribe and hit notification bell para updated po kayo sa aking mga bitiyong i-upload. Ganon! Bago kong pisan sa inyo, share ko muna sa inyo. Okay, kasi straight yung hair ko, di ba? So nakakasawa na. Sabi ko na parang naboboring na ako sa buhok ko na lagi na lang ganitong style na parang burihin, ganyan. Kala mo inosente, di ba? So parang may iba naman, parang naboboring kasi ako sa buhok ko na lagi na lang straight, lagi na lang ganyan, itim. So, gusto ko siyang lagyan ng highlights. Okay? Itong highlights na to is hindi siya nakaka-damage. Hindi po talaga nakaka-damage ang gagamitin nating highlights. Okay? Yun nga lang, medyo may kamahalan. Medyo mahal po siya. Medyo pricey. Pero siguro kayang-kaya mo naman yung pag-ipunan kung gusto mo lang naman na gumanda yung buhok mo. At the same time, hindi siya madadamage. Hindi talaga madadamage ang buhok mo pag ginamit mo to. 100%. Well, ang sinasabi ko po sa inyo, para hindi madamage yung buhok ninyo, ito po ang ating gagamitin. Chenen! Ayan, highlights po. Ito po ay nabili ko sa Amazon. Siguro meron niya sa Pilipinas, no? Di sa Shopee or sa Lazada. Meron dyan sa online. Alam ko may nagbibenta niya ng mga gantong extension. Ang extension po nabili ko, actually, ang tape extension na binili ko, okay? Ang tape extension po is the most safest hair extension sa buhok. Hindi po siya nakaka-damage, hindi siya nakakapagputol-putol, at hindi po siya mabigat, okay? Napaka-ano harmless, hindi siya delikado. Ito po yung mga ginagamit halos ng mga celebrity, ng mga artista. But anyway, nasubukan ko na kasi ito dati. Tape extension is maganda talaga siya sa buhok. At ito po ay human hair. Kung mapapansin nyo po, paano nyo malalaman kung human hair po ito? May makikita kayong mga split ends. May mga split ends po siya. Kaya wala pong bahid. At saka at the same time, okay? At isa pa, parang malalaman na ito ay hindi nylon. Ito po ay very soft. Ayan o. Alam mo yung very soft siya. Tsaka pag ginanam mo siya, malalaman mo na parang buhok. Buhok talaga siya. Ayan o. Medyo parang malambot. Pag gano'n mo yung buhok mo at gano'n mo, halos parehas. Okay, ito po yung mga human hair. Ito po yung mga buhok na mga namatay na mayabang mga tao. Hindi naman, hindi ko alam kung paano nila ginagawa to. Siguro ginugupit nila at binibili sa mga taong buhay pa naman. Okay, so ito gagamitin natin. Ikakabit ko. Tuturuan ko kayo paano siya ikabit. Okay, DIY lang tayo. Pero kung di ka marunong, as long as possible, ipa-utos mo sa mas marunong. Okay, kasi marami akong nilagyan nito. Marami na akong sinervisan at kinabitan nito dito. Mga hair extension. Is maganda siya. Actually, is very, very helpful. At isa pa, kasi yung buhok ko, mula na pumunta po ako dito sa UK, ang buhok ko po yung lakas maglagas, nakakaloka. Kasi nga siguro sa tubig or sa shampoo, hindi ko alam. Basta kasi, unang-una ka sa lahat kasi walang araw dito, di ba? Vitamin D, kailangan talaga ng vitamin D ng buhok para maging strong, tsaka hindi siya ganun naglalagas. So, dito po sa UK, parang madalang mo makita yung araw. Kung may araw man, parang nananalo pa rin yung lamig kaysa sa araw. So, kailangan na yung mag-take ng vitamin D, pero hindi kasi ako mahilig mag-iinom ng mga vitamin D. So, hindi ko talaga sinanay yung katawan ko mag-iinom ng vitamin. As long as possible, yung araw ang ginagamit. Kaso wala akong choy. So, wala akong choice. So, kailangan kong uminom ng vitamin D. Okay. So, isa yon. At saka, hindi kasi ako kumakain din ng kanin masyado. Actually, kumain siguro ako ng kanin once a week. Minsan, wala pa. Isa rin yan sa mga nagpapalagas ng buhok pag hindi ka kumakain ng kanin. Okay? Yan na. Alam nyo na. Yan ang aking experience. At marami experience sa mga kaibigan kung hindi kumakain ng kanin. Malakas maglagas ang kanilang mga buhok pag hindi sila kumakain ng kanin. Nandun sila sa Pilipinas. Sa Pilipinas sila ngayon. Sila malakas maglagas ang kanilang mga buhok. Mm-mm. Ang kanin, alam, malakas talaga ang mga kanin. But anyway, so this is human hair. Nabuli ko po ito na huwag na itanong, medyo mahal. Kukonvert mo sa pesos, Diyos ko dahi. Baka sabihin mo, puhuno na sa negosyo. Hindi naman. Kukonvert ko siya, basta sige, convert nyo na lang ng mga, bili ko po siya is 90 pounds. 90 pounds. Okay. Binili ko po ito ng 90 pounds. So, convert nyo na lang. So, mga karamihan sa mga customer ko dito, pinabibili ko sila ng
ng extension nila, sa kanila na lang extension. Ako na yung service. Ako na yung magle-labor. Ako na yung magkakabit sa kanila. Okay, so ulit ka na. Subukan natin siyang ikabit. Ito po ay 20 piraso. 20 tape extension. Article, di ba? Sasamahan niyo ako. Tingnan natin. May buhok talaga siya dahil. Anyway, magsimula na tayo. Ayan, so sinection ko na yung aking buhok. Kinuha ko yung pinaka-crown, yung pinaka-tuktok. So, gawa ka lang, ibilog mo lang siya dyan. Yan kasi yung part na yun na hindi mo siya lalagyan ng extension para hindi halata na naka-extension ka. At ayan, sinimulan ko na yung pangalawang section dito sa pangalawa, dito sa mismo malapit sa eyebrows. At ito naman yung pangatlo, dito sa pinaka-ilalim. So, first, ay gagawin ko is kumuha ako ng manipis. Manipis lang po ang kunin ninyo, huwag pong makapal. At pagtapos mo nakakuha ng manipis, so lagyan mo siya sa ilalim ng buhok, itong first tape extension. Okay, after that, paglagay mo ng first extension, patungan mo uli siya ng pangalawang extension, dun mismo sa kinabit mo. Ibaba mo na yung natural na mong buhok at dun mo na ilagay yung pangalawang extension. O ganyan lang din po, ganun lang procedure niya. Laging ganun lang, section by section, and then kuha ka ng many piece na buhok, and then ilagay mo yung extension. Ganun lang po, pero medyo kung ikaw lang mismo gagawa mag-isa, is napakahirap, nag-struggle po ako dyan. Hindi ko na pinakita mismo kasi inedit ko na yung video. Pero kung ako mag-isa, grabe dahil, super struggle ang bakla ng taon. Ang sakit ng mata ko, halos para akong nasusuka, na para akong mahihilo. Kaya ayun, pero awa ng Diyos, dahan-dahan lang naman. Siguro kung hindi ko to inedit yung video, baka abot ang 48 years. Baka hanggang ngayon hindi pa ako tapos. So ayan, unti-unti lang po. Actually, nakinapos ako ng extension. Kulang yung aking nabili. Kaya mag-iipon na naman ako uli para makabili na naman ng panibagong extension. At least medyo may kamahalan. No, ano po. So, pero kung gusto mo naman, why not? Ayaw ko kasing kulay ng buhok ko na baka kasi darating ang panahon madamage, mapuputol-putol. Kasi nag-highlights na ako before, so nadamage talaga yung buhok ko. Pero ngayon, ayoko na. Gusto ko na lang extension siya. At anyway, kailangan nyo siyang plantsyahin para mag-melt po yung pinaka-pandikit ng extension at para magdikit siya ng bonggang-bongga at hindi siya agad maalis. So, ayan yung pinaka-technique po niya. Kailangan siyang plantsyahin. Hindi naman ganun kainit, pero kailangan at least mainit siya para mag-melt po yung dalawang sticker. Magdikit sila each other, ganun. So, ito, sinisimulan ko na yung sa pangalawa dito sa harap. Kasi mismo dito sa harap, minsan nahahalata. Pag mali ka ng lagay, minsan nahahalata yung extension na naka-extension ka. Okay, as long as possible is ilayo mo siya dun sa pinaka-malapit sa mukha mo. Yun po, ganun lang po ang paglagay. So, kung maaari is pautos mo na lang sa iba sa mga marunong na maglagay ng tape extension. Madali lang siya kung ibang papagawa mo, pero pag ikaw is sobrang struggle, kasi baka may mapasok ka pa ng plancha, baka magkamali ka ng lagay, halatang halata yung hair extension sa iyong mga buhok. And, tapos na po, ayan, masakit sa ulo. Kung mag-DIY kayo ng sarili ninyo, is medyo mahirap, ano, hindi ko alam is baka, well, is mahirap bilang, syempre ako medyo sanay, marunong naman ako ng konti, pero ako nga nahihilo, masakit sa mata, para ka masuka-suka. Well, pag nag-DIY kayo, medyo mahirap kasi mabusisi. Aso, kung nakikita nyo kayo, nag-video ako, di ba, nakikita yung paglagay ko, grabe ang proseso. Iba yung nag-video ka, iba yung sa personal na ginagawa mo talaga. Okay, akala mo dali, pero hindi. Okay, kung mag-DIY ka is good luck. As long as possible, ipa-ilo mo na lang sa iba, baka mahilo ka. So, maganda siya. Yung, actually, itong hair extension is pwede nyo po siyang pwede nyo po siyang planchahin, pwede nyo siyang kulutin. Kasi po siya is human hair. So, hindi siya masusunog ng basta-basta. Depende na lang. Huwag mo lang itagalan ng ganun na, baka masunog. Okay, so ayan. Okay, so, kinapos ako ng hair extension. Hindi ko, parang, as actually kulang, hair extension ko. Kulang na kulang. So, ayan, nagkandito siya. Ang advantage lang po sa hair extension is nakakakapal ng buhok. Ang kapal ng buhok ko. Oh, para bumalik ang dati kong buhok. Oh. At the same time, actually safe siya. No? Hindi siya nakakasira ng buhok. Hindi po yun nakakalagas. Maliban na lang kung makikipagsabunutan ka ng bonggang-bongga. Okay, thank you so much for watching. I hope nag-enjoy po kayo sa aking video. At sana may natutunan naman kayo kahit kaunti. Ano? Please don't forget to subscribe and hit notification bell para update po kayo sa aking mga video i-upload. Thank you and see you on my next one. Bye!